Good morning! Nandito na naman tayo guys para sa ating paghanap buhay. Aarangkada na naman tayo para sa ating hanap buhay. Ito yung buhay natin dito sa Australia guys as a cleaners. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga dala-dala ko para sa aking pagki-cleaning today. So, here we go guys. Ito may dala tayong almond kasi nga ating snack mamaya at ito lang yung pwede nating kainin lagi kasi bawal tayo sa mga iba pang pagkain dahil nga diabetic tayo. At syempre, nagdala ako ng sariling cleaning materials dahil kung sakali wala silang ganito, mapadali ang buhay ko. Meron akong magagamit agad-agad. So, ito yung para sa bathroom, guys. Para sa mga mold, yung mga sabon na dumikit sa tiles, yan, mabisa yan. At ito namang isa para sa mga tiles din. At ito, lahat para sa toilet, bathroom. Yan ang pinaka-importante guys sa mga linis, sa mga tiles. At syempre, may dala tayo ditong pang-spray sa surface, pang-pabango. At meron tayong gloves. At syempre, basahan. At syempre, meron tayong scrub. At dala ko yung aking magic broom na galing pa to sa Asian market. Kasi nga, just in case, at dala-dala ko yung aking mahiwagang mop kasi hindi ko gusto yung mop nila dito guys. At lalong ito, yung mop na temporary lang. Gustong-gusto kong bumili ng mop na gaya sa atin sa Pinas. Actually, meron naman silang mga sariling mga cleaning materials pero nagdadala lang talaga ako ng sarili ko just in case wala nga sila. So, meron akong magagamit. So, yun yung ating journey dito sa Australia guys as a cleaners. So, kailangan nating magdalin yung mga sarili nating materials para mapabuti yung ating trabaho at para maganda at para ma-enjoy naman nila yung ating pagki-cleaning. So, today, magta-travel tayo ng 30 minutes papunta doon sa ating nililinisan. So, usually dito guys, naglilinis tayo sa mga bahay, walang mga tao. So, pupunta tayo doon as in tayo lang po maglilinis, bubuksan natin yung bahay nila. So, ganun sila dito, nagtitiwala sila sa mga cleaners. So, walang pakialam, walang tao. So, actually, lahat ng mga clients ko guys, ganun. So, pag schedule lang linis ko, umaalis sila, lumalabas sila ng bahay. So, bumabalik sila pag wala na ako. So, hindi kami nakikita. So, kaya naman, kahit na meron dito nga, meron tayong mga crisis ngayon sa virus, tuloy ang buhay. So, ngayon guys, ituturo ko kayo mamaya pagdating doon sa aking lilinisan. Papakita ko sa inyo yung intire na house na lilinisan natin. Titingnan natin kung ilang oras natin matatapos ang ating trabaho for today. Hello! Hello! Hi! Hello! Come here! Hello! Come here, why you are there? Come here. Come here. Hello. Okay, kumpleto pala ng cleaning materials here, di na kailangan yung ano natin guys, di kailangan yung ating panglinis, so, mag-isahan na natin. Isahan na natin maglinis. Oh,
hindi ko pinili yung magiging self-employed dahil doon yung mas magandang trabaho. Kasi kung nagtatrabaho ka sa company, nandun yung mahirap yung makikisama ka sa iba-ibang lahi na iba-ibang lingguwahe, iba-ibang language na hindi kayo masyadong magkaintindihan kasi hindi lahat ng iba-ibang lahi na nandito sa Australia ay expert na mag-English or fluent na mag-English. So, merong iba na hindi pa. Like me, hindi naman talaga tayo masyadong expert pa mag-English kahit na Australian ang asawa ko. Meron pang mga slangs na masyadong malalim na hindi pa natin maintindihan. So, kaya naman, mas mahirap kung sa company ka magtatrabaho dahil mahirap mag-isama sa mga iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi, iba-ibang salita, iba-iba ang ugali. So, meron tayong mararanasang mga diskriminasyon sa company. Kung sa company tayo magtatrabaho, hindi maiwasan yan. Kasi lahat ng country, meron talagang ganon. Diskriminasyon, mismo galing sa mga kababayan natin, merong ganon. So, mas maganda yung self-employed dito sa trabaho ko na as a cleaners dito sa Australia. Dito ako nag-i-enjoy sa trabahong ito. At yung iba, minamaliit nila yung trabaho ko as a cleaners kasi merong babaeng nagsabi na yan lang napapala sa mga taong nagbubulak ball pag pinaaral lang magulang, hindi pumapasok. Kaya ganito daw ang nagiging resulta trabaho ko dito sa Australia. Ate, hiyang-hiya ako dun sa comment mo ha. Hiyang-hiya ako. So ngayon guys, para malaman ninyo, mas malaki po ang sinasahod ng cleaners dito sa Australia. Mas malaki po ang sinasahod ng cleaners kaysa nagtatrabaho sa company. Usually ngayon, kadalasan sa mga company, yung mga previous na pinapasukan ko, ang sahod lang naman ay $25 per hour. Dito sa cleaners ko, iba-iba yung aking singilan. Depende po sa kliyente, depende sa layo, depende sa sitwasyon. Yung clinic, hotel, at mga B&B, $30 per hour po ang aking singil sa kanila. Meron po akong sariling ABN. Kung sa atin pa sa Pilipinas ay tax, kumuha po ako ng sariling ABN. Kasi dito po sa Australia, bawal po yung magtatrabaho ka ng cash basis, yung cash, yung ganon. Pag nalaman po yan dito sa Australia, ay mahirap po, mareklamo po tayo dyan. So, kailangan po nating magtrabaho ng legal. So, kailangan natin kumuha ng ABN. So, may sarili po akong ABN. So, ibig sabihin, ang gobyerno, alam nila yung pumapasok na pera doon sa account ko. So, magbabayad tayo ng tax kung maabot natin yung ating threshold. Yung baga, parang ano nila dito, bracket na kailangan magbayad ng tax kung ma-reach mo yung amount na nire-require nila na yan ang kita mo sa isang buong taon. So, magbabayad tayo ng tax. So, yan ang kagandahan sa cleaners, guys. Kasi, hawak natin yung ating oras. Wala tayong boss. Kasi yung mga kliyente ko, hindi ko yan nami-meet. Hindi ko sila nakikita. Kasi, tuwing schedule ng cleaners ko, umaalis yan sila sa bahay. So, ako lang yung sarili kong oras, sarili kong desisyon yung aking ginagawa. So, wala tayong boss, hindi tayo inuurasan. Yun ang kagandahan pag cleaners ang trabaho dito sa Australia. So, yung may share ko sa inyo guys, yung iba dyan na gustong malaman kung ano nga ba ang buhay ng cleaners dito. So, yun yung gagawin. Papakita ko sa inyo guys yung ating lugar na pupuntahan. Nasa gitna lang naman siya ng farm. Malaking farm kasi itong sila yung malaking farm dito sa banda sa lugar natin. Hindi na natin i-mention yung pangalan for the security purpose. Pero papakita ko sa inyo yung ating lilinisan.